Ay, magandang-magandang araw po sa inyo lahat. At pasensya na po kayo, medyo hinapon po ako kasi medyo nahirapan po tayo. Marami tayong pinapasilitate na bigas ngayon. Pero wag po kayong mag-alala. At nakahanda po ako at medyo kung yung quarantine man po natin ay magtatagal, ginagawa ko po lahat ng paraan para makapag-facilitate ng mga bigas. Ako ay nagpapasalamat po ako sa mga taong mga kasama ko. At kahit ano yung ibinabato sa atin ng mga pagbabatikos ay hindi nasisiraan ng loob. Ha? Magkuse talaga namang buhay na buhay. At kayo po ang nagbibigay lakas at buhay sa amin. Ha? Mahal ko po kayo lahat. Ha? May magandang balita ko ako. Nakita ko yung aking YouTube channel ay ang estimated po na income niya ay nasa 2 to 3 million dollar a year. Nakita ko po. Yung estimated income. So, malaki po yun. Hindi ko po ito inaasahan. Ito yung mangyayari. Pero ito pong kikitain na to sa YouTube ay ibibigay ko talaga sa mga tao. Totoo po yun. Kaya sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, subscribe na sa aking channel at para sa inyo, yung inyo po kasing subscription sa akin ay ano yan eh? Yan ang ambag nyo sa aking ginagawa ngayon. Ayan. Ika nga sa maliit na pamparaanan, eh, malay, binigyan nyo ako ng like, sinubscribe nyo ako, pak, kinalat nyo to. Yun naman po yung aking sinasabi na yun yung tulong sa akin. Ayan. Hindi ko kailangan na magpadala kayo ng donation sa akin. Hindi. The more na mas marami ako natutulungan, the more na mas marami kayong yung subscriber at maraming likes, aba, mas marami ako akong matutulungan. Yan, pandagdag ko yan, ha? Anyway, nakita nyo po. This is not my intention. Pero kung gusto ko patunayan ko sa inyo, na kung ano yung sinasabi ng Biblia ay totoo. Totoo po. Na kapag binuksan mo ang iyong puso para sa maliliit na breted, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Bakit po? Hindi ko po expected. Estimated revenue ko po a year. 3 million to 4 million dollar dito pa lang sa YouTube channel. Ngayon pa lang ho, kikita na ako ng $88,000. Ngayong first 3 weeks ko pa lang. Ewan ko kung totoo ho yung sinasabi ng mga technician ko. Pero yun, $88,000. 4 million yung first 3 weeks ko sa live stream. Pero ito po yung sasabihin ko. Yan ho, lahat ay itutulong ko. Hindi ko rin naman ho kailangan yan. Di ba? Ang dami ho naiingit. Ang dami pong nagtatangkang mag-hack ng account ko. Nagkataong marami akong magagaling na technician dito sa balibag ko. Kung ano-ano yung ginagawa nila. May mga parehang padala ng password sa akin. Nakita nyo. Ayun. Yun ho yung aking sinasabi. Na kapag ka ikaw sa puso mo bukas, totoo ho yun. Ibabalik ni God tenfold. Di po ba? Saan mo kayo nakakita ng overnight, binigyan ako ng kalahating milyong subscriber? No one can achieve. Hindi naman ako sikat. Sikat lang ako sa bangungan ng Pilipino, especially yung mga matatanda. Na nabigyan ko ng Optimum Eye Care Program. Yung matatanda naman, hindi naman marunong mag-YouTube yan. Hindi rin naman marunong mag-Facebook yan. Kung yung matatanda nabigyan ko ng salamin, marunong mag-YouTube, marunong mag-Facebook, nasa 20 million mo yung subscriber ko ngayon. Hindi mo ba? So, doon ko napapatunayan. Kaya nga tulad, 2007 pa lang, gumagawa na ako ng humanitarian. Yun nga, yung sikat Joey Suarez, at talagang madaling araw, umuulan pa. Dahil doon sa biktima ng Ondoy. Ayan, kasakasama ko na ho yan. Aha. Ngayon, hindi ho namin media yon. Tapos every, every 6 months, every quarter of the year, nag-humanitarian ako, Luzon, Visayas, Mindanao, yan. Kung saan-saan lugar. Na, ang tanging layunin ko lang ay nakapagbigay tulong. Sabi ko, the moment na naisa puso mo yung pag-humanitarian, nakaka-addict. Nakaka-addict. Kapag bukal sa puso mo yung ginagawa niyo, ay hindi niyo kailangan maghanap buhay. Pag God work in a very mysterious way. Nagkataon naging bukal sa puso ko yung pagtulong. Kaya inulan po ako ng grasya. Yung grasya ko bumababa sa turungawan ng aking pintuan. Dami! Walang awat at walang humpay na grasya. Alam niyo kung bakit? Paano masasabi na totoo yung pagtulong mo?
pag nakahanda ka ng umutang para lang may maibigay ka. Pag nakahanda ka ng ibenta kung anong meron sa'yo para ibigay mo pa. Pag yung isusubo mo lang, yung tipikal na kakagatin mo lang, na ibigay mo pa, doon, yun, bukal yung pagtulong mo sa kapwa. Marami kasing tumutulong, ang galing sa camera. Makawaitik yun. Apo, kanya ngayon. Pero, hindi bukal sa puso. Pag kasi natin, tulong ako ng tulong eh. Tulong ako ng tulong, bakit hindi naman bumubukas yung tulong ako ng grasya sa aking tanganan. Ay, hindi bukal sa puso ang pagtulong. May pagpapaimbabaw ko yan. Subukan nyo yung tumulong. Yung bukal sa puso, tikit nyo yung mata nyo. Tapos pag dila, medyo takpan nyo lang yung tenga nyo. Baka may bumulong na demonyo eh. Takpan nyo ba? Tikit kayo, sabi takpan nyo yung tenga nyo. Tsaka kayo tumulong. 1,000%! Bubuksan ng Diyos yung durungawan ng grasya sa langit. Sa pahalan mo. Ako hindi ako nagsisimba. Naniniwala lang ho ako na Box Papoli Box Day. The word of the people is the word of God. Yan o yan. Kaya naman ang durungawan ng grasya, ang durungawan ng grasya sa aking hapag ay talaga ho napakarami. Tuloy-tuloy ho yung pagtulong. As in bumubuhos talaga. Kailangan isang tapat na paggawa. Kailangan totoo. Hindi puro ngawa. Hindi puro kuda. Hindi puro bakta. Ako po'y natutuwa at nagkakasundo na po ang ating gobyerno. Nakita po natin na nagtutulong-tulong na. Ngunit katulad po nung iisipin ko, yung sinasabi ko, eh kahit ubusin po ng lahat ng senator yung kanilang pera para itulong sa inyo, at kahit ubusin din ng lahat ng congressman ang kanilang pera para itulong sa inyo, hindi pa rin sasapat sa atin. Mahirap po talaga. Mahirap po ito ang ating pinagdadaanan. Pero dito po sa Bayaman Challenge, dito po sa Bayaman Challenge, kung saan lahat ng ordinaryong mamamayan ay gumagalaw, makakasurvive po tayo. Makakasurvive po tayo. Yun po yan. Huwag na po natin sisihin ang ating gobyerno, huwag na natin sisihin yung mga senador at yung mga congressman. Although, sila yung dahilan, sila ang ating sandigan, sila ang ating ama, sila ang ama ng ating lipunan, sila ang ating mga kuya at ate. Pero kahit magsama-sama ho sila, eh ang kalaban ho natin ay epidemya. So higit sa lahat, para makaawa ng isang tahanan, hindi lang yung tatay ang kikilos, hindi lang yung nanay, hindi lang yung ate, hindi lang yung lolo, hindi lang yung lola. Dapat pati mga apo at mga anak at mga pinsan, kumbaga tayo yun, nasa lilayan, ay tutulong. So kapag tayo lahat ay nagtulong-tulong, malalampasan ho natin to. Unahin ko, medyo sarcastic ko yung aking pasimula. Medyo sarcastic ko kung paano ko siya sinimula. Pero at the end of the day, tagumpay po tayo. At ang tagumpay ko ay tagumpay ng mamamayang Pilipino at tagumpay din po ng ating gobyerno. Ulitin ko po, at ako po'y mananawagan, para sa lahat po ng kuda dyan, tigil muna kayo. Huwag muna kayong pasikat. Tama na muna ako na yung sikat. Tama na muna ako yung sikat. Ako yung pasimuno eh. Di po. Yan ay biro lang. Tigil muna tayo. Tigil putukan muna tayo. Lahat ng bala natin, ilabas natin dito sa kalaban natin, si COVID-19. Yan. Ako, wala, ceasefire ako sa tao. Kumbaga, all out war ako against kay COVID-19. All out war ako against COVID-19. So tayo, sama-sama, all out war tayo. Isa kalaban natin si COVID-19.